Mahilig po ba kayong uminom ng kape? Para po sa inyo ang video na ito. Ang caffeine po ay kinukonsidera na pinaka-highly consumed stimulant sa buong mundo. Matatagpuin po ito sa mga pagkain, inumin at supplements. Ayon po sa mga medical experts, ay generally safe ang 400 milligrams na caffeine para sa karamihan ng mga adults. Ito yung mga 18 years old above. Kung ito po ay moderately lamang naiinumin ng tao. Ngunit, limited po ang health information tungkol sa safe level ng caffeine consumption para sa mga bata, sa mga nagbibinata o nagdadalaga, o yung mga adolescents na tinatawag natin. Kaya't kinakailangan po ang dagdag na pag-iingat at supervision kung ang inyong anak ay below 18 years old at sila ay nahihilig sa kape. Lalo na po dun sa mga mahihilig sa Starbucks coffee at iba pang inumin na may caffeine content tulad ng mga tsaa, soft drinks, energy drinks, caffeinated na tubig, chocolate, ice cream, yogurt, at yung pong mga gumagamit ng mga over-the-counter supplements tulad po ng mga tea extracts, caffeine pills, cocoa pods, at iba pa. Ipinapayo din po ng mga medical experts mula sa Academy of Nutrition and Dietetics na yung mga batang 5 years old pababa ay kailangang iwasan talaga ang anumang may pagkain o inumin na may caffeine. Mas sensitive po ang mga bata sa epekto ng caffeine at pwede silang makaranas ng hirap sa pagtulog, anxiety, pagtaas ng presyon at pagbilis ng tibok ng kanilang puso. Ang mga ito din po, tulad ng palpitation, tremors, or panginginig ng mga bahagi ng katawan, usually po ay sa kamay, agitation, at stomach upset. Ito pong mga ito ay karaniwang adverse effects ng sobrang pagkonsumo ng caffeine. Ang mga buntis at nagplaplanong magbuntis naman po ay karaniwan ding pinapayuhan na iwasan ang pagkonsumo ng caffeine na matatagpuan sa kape. Dahil ito po ay may kaakibat ng mga risk tulad ng pagkabansot ng bata, maaari pong mas pandak ang batang na-expose sa caffeine noong sila ay nasa sinapupunan pa ng nanay nila compared doon sa mga hindi na-exposed sa caffeine. Ang pagkonsumo po ng caffeine, kahit pa ito ay nasa around 100 to 200 milligrams per day lamang, ay pwede rin pong magresulta sa miscarriage or pwede pong makunan ang nanay. Maaari din pong magkaroon ng mababang timbang ang kanyang sanggol. Ang pagiging overweight naman kapag ang sanggol ay medyo lumaki na, at ang pagkakaroon ng iba pang cognitive development impairments. Marami pong pag-aaral ang nagsasabi na walang absolute safe na level or safe value ang pagkonsumo ng caffeine among sa mga buntis na nanay. Meron naman pong ibang medical references and experts ang nagsasabi na, oh, okay lang, safe ang less than 200 milligrams ng caffeine per day sa mga buntis. Kung kayo po ay buntis or may planong magbuntis at lalo na po kung kayo ay nasa high-risk pregnancy na kategorya, let's say, may ilang beses na po kayong nagka-miscarriage or kung kayo po ay nasa 35 anyos pataas na nang kayo ay nagbubuntis o kung kayo po ay may iba pang medical condition tulad ng kidney disease, sakit sa puso or hypertension, makakabuti po ang pakikipag-ugnayan or pagkonsulta sa inyong OB-GYN para ma-evaluate po kayo at mabigyan ng personal na medical advice kung safe ba para sa inyo ang uminom ng kape o ang anumang caffeinated na inumin o pagkain. Napag-aralan din po ng mga eksperto na kapag nakakonsumo ng nasa around 1,200 milligrams na caffeine in a short period of time ang isang tao, pwede siyang makaranas ng toxic effects mula rito. Tulad ng mabilis na tibok ng puso or ito po yung tachycardia, ventricular arrhythmia, ito po yung abnormal na tibok at ritmo ng puso, at seizure. At kung nasa between 10,000 to 14,000 milligrams ang nakonsumo ng isang tao ng caffeine within a short period of time, ito po ay life-threatening. Sa pag-inom po ng kape, maaari pong mahirap itong mangyari or imposible itong mangyari na makakonsuma ang isang tao ng around 10,000 milligrams ng caffeine. Pero may mga supplements po kasi na pinagbebenta as pure caffeine. At ang isang kutsarita po ng pure caffeine na supplement ay maaari mag-contain ng nasa 3,200 milligrams ng caffeine. May mga tao po na nagtitake ng caffeine supplements dahil gusto nila na alert sila at kailangan nila ang panandali ang boost sa kanilang enerhiya, memory at focus.
Pero tandaan po natin ha, na itong mga caffeine supplements po na ito, ito po ay may mga side effects at hindi po ito safe sa lahat ng tao. Sa mga kape naman po, ang caffeine content ay nagkakaiba-iba depende sa type ng coffee beans na ginagamit at kung paano ito na i-prepare. Kalimitan po ay mas mataas ang caffeine content ng mga brewed na kape, espresso at yung mga kape na mabibili sa Dunkin' Donuts at Starbucks compared doon sa mga instant na kape. Kung nais niyo po mag-cut down sa caffeine intake ninyo, ang decaffeinated na kape po ay better option po ito para sa inyo. Ang mga energy drinks naman po, since ang primary purpose ng mga ito ay mapataas ang energy level at alertness ng isang tao, ang mga ito po ay talagang mas matataas sa caffeine. Halimbawa po ay ang 5-hour energy ay may nasa around 200 milligrams na caffeine at yung extra strength nito ay nasa may 230 milligrams na caffeine. Kung nagustuhan niyo po itong aming video at nais niyo pa pong makapanood ng iba pang Tagalog health videos, paki-like lang po at mag-subscribe dito sa aming channel, dito po sa Tagalog Health Talks. Muli po, ako po si Nurse Tayan at ako rin po ang creator ng Tagalog Inspirational Talks. At maraming salamat po sa inyong panonood.